Mahalaga ba ang carbonized rice hull? Ano ba yung makukuha natin? So sa video na ito, pag-usapan natin kung anong mga benepisyo ng carbonized rice hull. Kaya panoorin mo yung video na ito hanggang sa uli. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated tayo sa ating next uploads. Nag-upload tayo ng mga video kagaya nito, mga about sa agriculture, gulay. Kaya stay tuned at sana mag-subscribe kayo. Ayan. So, carbonized rice hull. Marami sa atin ang hindi pa nakakaalam nito. Marami na rin ang gumagamit. Pero, isa ko ito sa mga technology na underutilized. Pero, kung alam lang mo natin, yung carbonized rice hull ay napakaraming benepisyo sa pagtatanim. At hindi lang sa pagtatanim, sa farming, kundi pati na rin sa potential sa pagiging business nito. Dito sa Negros, maraming mga palayan, maraming mga rice milling station, pati na rin dyan sa Northern Luzon. Maraming mga resources natin sa tinatawag na rice. Potential ito na gawing business dahil mura lang mo yung production cost nito. So ang video na ito ay part 1 ng series na tinatitula natin Carbonized Rice Hull Production. So this is the part 1, the role of carbonized rice hull in farming. Then we'll be uploading next week video number 2, how to make carbonized rice hull carbonizer. And then on the other week, we'll be uploading how to make carbonized rice hull. Yan, so pag-usapan natin yung tatlong role ng carbonized rice hull sa ating pagtatanim. Number 1, soil conditioner. Ang carbonized rice hull ay soil conditioner dahil nagtataglayo ito ng carbon. Yan, yung mga itim na yan, yan yung carbon. Bali yung carbon hindi naman talaga na-absorb yan ng tanim. Uling ho, kumbaga, yan yung maitim. Hindi mo yan ina-absorb ng tanim galing sa lupa, yung carbon. Yung carbon ay nakukuha ng tanim galing sa hangin in the form of carbon dioxide kapag nilalanghap ng tanim yung carbon dioxide. So dyan siya kumukuha ng carbon. Pero yung carbon sa lupa, iba ho yung function niya. Yung function niya is para pambuhaghag, pampaganda, karakteristik ng lupa. Water holding capacity, porosity, infiltration, at iba pa. Kaya nga po, nire-recommend po no, ng ideal soil medium sa mga pagpupunlan natin is yung one part na carbonized rice hull, one part na vermicompost, at saka one part na ordinary or garden soil. So, yung isang part talaga dyan is carbonized rice hull dahil yan po yung nagpapaganda sa karakteristik ng lupa. Then number 2, ang carbonized rice hull ay fertilizer din sa ating mga tanim. Pero segunda na lang po yun sa pinakaunang function niya as soil conditioner. Yung pinaka-function talaga niya is soil conditioner. Pero pwede rin gawing fertilizer. So ano ba yung mga nutrients na abundant dito or marami dito sa ating carbonized rice hull? Yung pinakamarami talaga dito is yung silica. Hindi essential. Hindi siya masyadong importante. Yung calcium, yan. Meron tayong makukuha dito, calcium. Yan yung kailangan ng tanim, calcium. And then, NPK. Meron naman itong NPK kasi nga organic matter din ito. Galing din ito sa mga organic tissues. Pero hindi naman po ganyan talaga karami. At hindi natin mapagkakatiwalaan talaga na source ng NPK itong ating CRH. Pero meron pa rin. Pag nilalagay natin sa lupa, na-increase pa rin yung ating NPK. At iba pa mga elemento. Number 3. Ang CRH ay nagpa-function din bilang antibiotic. Hindi naman yung lupa, napatunayan din na yung carbonized rice hull ay nagsusuppress ng growth ng ating bakterya at ng ating mga fungi na nagkukos ng mga disease sa ating mga tanim. Pag sinabi nating suppress, hindi ko nila pinapatay, kundi ini-stress lang nila yung pagdami, pag-develop ng bakterya, ng fungi at iba pang mga germs or mga microbes sa ating lupa. Kaya ito po yung preventive sa ating mga diseases na pwede mag-establish sa ating farm. Pero sa atin na nakakaalam ay pwede natin gawin itong pagkakakitaan at pwede rin natin sa ating farm na gawing input. Ayan, so sana meron kayo nakuha sa video na ito. At kung gusto nyo mga content na kagaya nito, mag-subscribe na kayo at pindutin nyo yung notification bell para updated tayo sa ating next upload. Salamat po talaga sa mga sumusuporta sa atin. Kahit hindi pa tayo ganyan ka expert talaga, professional talaga sa pag-YouTube sa ating topics, ay pinagkakatiwalaan niyo po yung ating channel. Sana po magkita-kita pa tayo sa nating mga uploads. Magbabalik po ang Usapang Gulay. Maraming salamat po.